Hi guys, welcome to my YouTube vlog. For today's vlog, simply lang, magre-review tayo ng cellphone. Ano pang hinihintay natin? Let's go! For today's vlog, simple na, magre-review tayo ng S23 cellphone right now. Kasi nga, bagong bili ko. Siyempre, i-vlog ko yun. So, pag-aralan natin yung mga features niya, kung bakit ko siya binili. Bakit? Kasi napakamahal. So, re-reviewin natin siya if it's worth the money, ganyan-ganyan, stuff like that. Ano yung mga typical na mga vlogger na ko nung nire-review sa mga ano. So, it's gonna be my first time reviewing a device. So, let's go! So if you're gonna buy here in the Philippines, dito, kapag bumili ka ng S23 na 128GB, it costs you 53,000. At yung 200 naman na 200 up na gig naman is cost like 58,000. So konti lang discrepancy price, pero ang kinuha ko is yung 128 lang kasi hindi naman ako ganun ka device at saka masyadong selfie picture at mga video. So ayun yung kinuha ko. Kasi syempre, sayang din naman yun. So, kapag bumili ka din sa Pilipinas, magkakaroon ka ng mga Samsung product. Ayan, so, wala na laman. Bubuksan natin isa-isa. So, unahin natin mga freebies na pag bumili ka ng Samsung. Makukuha mo itong Samsung freebies. Ano ang laman ng Samsung freebies? Ayan. So, kung nakakuha ng Samsung freebies, makukuha mo payong, speaker, tsaka ring light. Binigyan ako ring light. Mukha daw sa TikTokeris. Mga bang TikTokeris. Yun, so, ayun, bibigay nila sa presyo na 53,000. Kasi kung nabutan mo yung promo nila, meron silang promo na binibigay na kasamang earbud, sayang hindi nabutan. After that, kasama rin sa promo nila, power bank at saka free charger. Kapag sa Amerika ka bumili ng Samsung, walang kasamang charger. So, napakaswerte ko. Kasi kasama, ang wire lang. Tapos, tinapon na rin nila itong fast charging na 10,000 milliwatts na power charger. Yan, maganda yan, maganda. So, S23 has a chipset of Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. So, separate siya kumpara mo sa mid-range phone. So, 2023 Snapdragon 8. Ang RAM niya is 8, tapos 128 for storage, up to 256 kung gusto mo magpa-upgrade. For the display, 6.1 FHD Dynamic AMOLED, 2x120Hz adapted refresh rate. So talagang ano mo siya. Software Android 13, One UI is 5.1. Maliit lang yung battery niya. It's 3,900 kumpara mo sa Galaxy S23 Plus at saka sa Ultra, which is like 4,700, 5,000. Kasi maliit lang siya, 6.1. Yeah, yun. Tapos, 25 watts fast charging, 15 watts wireless charging naman. Pwede siya mag-wireless, yep. So, sa rear camera, meron siya 50 megapixel. Ayan, primary, dual. Alam mo na yung mga typical. Tapos, 12 megapixel para ultra-wide at saka 10 megapixel naman para sa sensor zoom. Sa front camera naman, meron siyang 12 megapixel, yan. Connectivity, may 5G na siya, Wi-Fi 6E, Bluetooth, at saka NFC. Tapos wala siyang S Pen, syempre. So, may mga color siya, Phantom Black, Cream Green, Lavender Lime, or Graphene. Ito is, ang tawag dito sa kulay na to. Green, dark green, yan. So, tapos na ako mag-review bilang, ayun, vlogger. So, bakit ko siya binili? Kasi gusto ko siya dahil compact. Ayun lang masasabi ko. Gusto ko siya dahil compact. Yan, maliit. Kumpara mo siya sa mid-range phone ko na A71 na 2020. Ayan. So, buong tagal ng buhay ko, puro mid-range lang binibili ko. Ngayon lang ako nagkaroon ng medyo budget na magkaroon ng, ayan, high-end, so tontuwa ako. So, comparison, walang-wala naman siya to, syempre. Compact, hindi siya mukhang mumurahin. Steady. Yan. Yung ano niya, mabilis.
Mabilis ang respond rate. Ayan, mabilis na. So, naano ko na siya. Na-transfer ko na lahat ng data ko. Mabilis naman. Tapos, for the picture. I-picturean ko. Basic picture lang. Ang maganda dito, may mga tran na siya pa. May mga AI na siya eh. Kumbaga, nade-detect niya yung mga sulat-sulat. So, ayan, picturean natin. Yan, yung manita mo yung picture. Ayan, yun yung kalinaw. For the selfie. Malinaw din. Medyo lang mahilaw pa kasi hindi pa nanay setting. Yun. Ayos naman for the overall. At the moment, okay naman. Sa 3,900 watts na ano, di naman ako power user masyado. So, I think magagamit mo siya ng todo. Lalo na kung Facebook lang. Pero kunyari yung nagano ko pang office work mo to, hindi para sa ito. Para lang to sa kunyari for the connectivity, para may pag-usap sa ibang tao. Ayun. Tsaka wala pala siyang ano, headset. Wala siyang headset. So, ayun lang. Maganda lang kasi dito, kaya ako siya binili din. Ayan. First, sa panahon ngayon, puro palaki na ng palaki yung cellphone. Alam mo yun, lahat puro bulky na. Tapos nakita ko ito, maliit. Ayan, gusto ko yan. Compact. Gusto ganda sana susunod ang next generation ng mga cellphone. May mga maliliit na ganito. Ayan. Impact lang. One. Makapag-message ka ba ng isang kamay lang? Ayan. Tapos yun. Ayan. Isang ganun-ganun lang. Makapag-message ka ng isang kamay. Yung response rate niya, ayos din naman. Mabilis. Siyempre, nasama mo sa pinaka S-series na, di ba? Tapos ito, pinaka the best features niya. Ayan. Nalagay mo sa bulsa. Hindi ka na may dalang ano, hindi, wala ka na dalang brick. Alam mo yun, hindi ka na naglalakad na para may brick. Hindi mo malagay sa bulsa mo. Kasi unlike this one, malaki. Malalagay mo siya sa cellphone, pero bulky. Di ba? Bulky. Ito wala. Ito bulky. So, mararamdaman mo. So, kado po mo. Alam mo, wala na yung purpose ng pagiging cellular phone mo tsaka pagiging handy na phone mo. Ulagi mo na lang hahawakan, di ba? For messaging naman, ayan, sa sobrang liit niya, nakapag-reply ako ng isang kamay. Yung hindi nagagawa na ng ordinary phone yan kasi hindi mo naabot yung kabilang daliri mo, di ba? Ayun yung maganda doon. Ayun lang. Ordinary yung phone, ayos din naman. Yun, powered by, ano na, yung pinaka-latest naman na. Ayun. Starting at 53,000, medyo mahal. Pero sa tingin ko tatagal to sa akin. Syempre mahal. Ayun lang. Tapos nilagyan ko na rin siya ng konting casing. Syempre. Which is available naman kahit saan. Ayan. Compact na siya. Ayan. Sarap siyang hawakan. Isang kamay. Iba yung feeling na sobrang nababad ka sa sobrang tagal mo ng ano. Sobrang nababad ka na dalawang kamay lagi mag-message mo. Ito isang kamay lang makapag-message ka na. Diba? Ayos naman. Responsive. Yun lang. Wala nang ano. Kasi kadalasan, kinukuha nila, ayan, yung sa pag-take ng picture, talagang hanggang 30 times ang zoom. Yan. Pero sa akin, hindi naman ako mahilig sa ganyan. Pero pwede na. Telephoto. Yeah. Yan. 30 times zoom, di na masama. Response rate ayos naman. Tapos may mga AI na rin siya for editing. Mabilis na rin siya, nakaka-detect siya. Ayun lang. Value for money, titignan natin to after 6 months, 3 months, re-review natin. If babagal ba siya or hindi. Para sa akin, tatagal to. Yun lang. For the volume naman, di pa natin napatugtog. So, bigyan natin yung volume. Yan, copyrighted dyan. For the volume, yan. Bali, yung volume rocker niya sa ilalim. Tapos ang speaker niya, meron din siya sa screen mismo. So yung ano, parang magagaling talaga sa mismo screen, which is maganda. Ayun. Effective naman. Yung fingerprint naman, mabilis. Siyempre, nasanay ako sa malaki, hahanapin mo pa siya. Ayan, hanapin mo lang. Ayan, mabilis. Responsive. Ayan, responsive yung ano niya. Magpipindot niya. Maganda.
So yun lang. Kung gusto niyo ng video ng ganito, maganda to. Kung gusto niyo ng ganito mga cellphone, maganda to. So kung gusto niyo mga ganitong video, please do like and subscribe my YouTube channel. Magbubutihan ko, first time ko mag-review ng cellphone. Sana hindi to ang utat, hindi ito ang unat huli. Ayun lang. Please do like and subscribe my YouTube channel. So ulitin, salamat. Skirt. Tayo na, Sinasabi ang special. Sigurado'ng makakampan.